You are about to learn one of the biggest secrets in the history of the world. It's a secret that has huge effects for everyone who lives on this planet. Pamumuno ng mga Britanya. Gayun din, ang kasaysayan na pananakop nila sa atin. Nawa ay magustuhan ninyo ang hinanda namin para sa inyo. May panandali ang pananakop sa Maynila ang mga Ingles simula noong 1762 hanggang 1764. Dahil sa 7 taong digmaan ng Pransya at ng Britanya, ang bansang Espanya ay naging kalaban ng bansang Britanya nang tumiwalag ito at kumampi sa Pransya. Ang mga record, makasaysayang dokumento at ang lungsod ay winasak ng mga Hispanong paalis ng lungsod. Ang mga gamit at tahanang iyon ay mula sa mga arkibos. Kung tutuusin, ang mga Britanya ay namamahala lamang sa Maynila at Cavite. Pero ang Maynila ang kabisera at ang susi ng mga Hispano at ng Pilipinas. Tinanggap ng mga Ingles ang pagsuko ng pamahalaan ng Espanya sa Pilipinas galing kay Arzobispo Rojo at ng Real Audiencia noong ika-13 ng Oktubre, 1762. Tuluyang nasakop ng Britanya ang Pilipinas. Sinang-ayunan ng mga Briton ang plano ng Real Audiencia para sa kanilang pagsuko. Kahit paano, nagpatuloy pa rin ang pananampalatayang Romanong Katolisismo. Ang mga mamamayang Hispano at Pilipino ay pinayagang kumalakal sa iba't ibang dayuhan bilang British subjects. Nagpatuloy ang Pilipinas sa pamamahala ng Real Audiencia dahil sa pananakop ng Britanya at ang mga gastusin ay babayaran ng Espanya. Ang grupo ng mga rebelde sa Pampanga sa pamumuno ni Oidor Don Simon de Anda y Salazar ay nagpaplanong lumusog sa Maynila. Nagtatag sila ng 20 punong himpilan, isa sa Bulacan at isa naman sa Bacoor. Noong ika-29 ng Oktubre 1762, ilagdaan ni Arzobispo Rojo at ng Real Audiencia ang kasunduan sa pagsuko. Ito ay inaprobuhan ng Espanya. Dahil dito, pinamamahalaan muna ng Britanya ang buong Pilipinas. At 7 taong digmaan ay winakasan ng kasunduang pangkapayapaan sa Paris na nilagdaan noong ika-10 ng Pebrero 1763. Noong nilagdaan ang kasunduan, ang mga lalagda ay walang kamalay-malay na ang Pilipinas ay sinakop ng Britanya at pinapatakbo bilang kolonya ng Britanya. Bagkus, napagpasyahan na ang mga natitirang lupain sa bansa ay ibibigay sa Espanya. May ilang sundalong Indiano, kilala bilang mga Sepoy, na sumama sa mga Ingles ay tumiwalag at bumalagi sa Cainta, Rizal. Dahil dito, nagkaroon ng Indiano sa Cainta at dito na nirahan hanggang sa mga sumunod na henerasyon. Bilang pagtatapos sa representasyon namin ito, naway nakatulong kami sa dagdag kaalaman ukol sa asignaturang ito. Maraming salamat!